Alright dyan mga kabarangay, meron tayong Courier 1 horsepower, cold green timer na aircon. So, ang nagiging problema natin dito ay bigla na lamang huminto yung kanyang cooling fan, mga kaibigan. At pagkatapos ngayon ay medyo madumi na nga yung kanyang kwan. Ang kanyang coil, yung cooling coil niya. Pero pina-under ko siya, medyo malamig, kaya lang lumalabas yung lamig dahil di nga umiikot yung kanyang kwan, yung kanyang anong tawag dito, yung kanyang cooling fan, di ba? So ngayon, buksan ho natin mga kabarangay kung ano ang problema, ang suspect ko dito, baka yung motor, yung cooling, yung kanyang ano tawag dito, yung motor fan niya, yung naglalabas ng lamig, yan no, iniikot ko. Hindi na siya pumafunction, baka may problema nga itong kwan. Titingnan po, isasaksak po natin sa 220 mga kabarangay. Susubukan natin na patakbuhin. I-on po natin. Okay, number 2. Okay, number 2 muna. So, ayan. May naririnig kayo, di ba? Umaandar yung kanyang makina. Pero di umiikot yung motor fan. Okay. So, off muna natin mga kabarangay. Ano kaya problema nito? Alam niyo po mga kabarangay, di po ako aircon technician, kaya lang mas maganda kung susubukan natin yung sarili nating aircon, 'di ba? Para matuto po tayo kung ano dapat gawin. So tinanggal ko yung part na ito, yung kanyang switch. Yung switch na 'yan mga kabarangay, nandiyan yung kanyang control, yung timer at saka yung fan. Andyan yan. Alright, so baklasin muna natin yung kanyang kwan, yung kanyang propeller. Baklasin natin yung kanyang propeller. Ayan. Baka may problema yung kanyang motor. Alright. So medyo napansin nyo na makintab na yung kanyang evaporator. Diba? Dahil nilinis ko na yan ng yung pressure, water pressure. Nilinis ko na. Hindi ko na lang pinakita dahil hahaba nga po yung yung video. So, tinatanggal ko lang yung mga natitira-tirang mga tubig dahil para at least medyo tuyo-tuyo na kahit papano, konti lang kahit natuyo na, 'di ba? Okay, so ang nagiging problema ho dito mga kabarangay, ayaw niyang umandar yung kanyang kwan, yung kanyang motor dyan sa nakakabit sa propeller. Di ba? Alam mo kagabi, namatay mga bandang 9 o'clock ng gabi. So yung cover niya, pininturahan ko na lang dahil matagal na rin itong aircon unit namin, siguro ko. Sa service nito, nasa 15 years na rin. Oo, yung service niya. Yung servisyo niya. Kaya minsan minimintin ko lang, pinipinturahan ko na lang kapag nakikita ko ng kinakalakalawang. Pero ngayon, pinunturahan ko na naman ulit. Dahil gawa ng, syempre, kinakalawang. Para ma-maintain natin yung kanyang cover, hindi masira. Di ba? Kasi pag aircon na mga ganito, usually ito yung mga ginagamit na aircon sa mga sa mga government offices, di ba? Kaya lang wala sila masyado maintenance kaya kinakalawang. Pero tayo na makapag private care tayo sa mga gamit natin, syempre. Okay, so yung kanyang kwan, yung kanyang profiler may problema na, medyo nasira. Ang ginawa ko po ay naghanap ako sa surplus ng mga profiler. Ang mahal pala pagka surplus. Yan mga bro, yung kulay puti, ang bili ko niyan, nasa 500.
Oh, nasa 500 yung kulay puti na yan. Kasi yung kulay yellow, okay pa naman, buo pa siya, hindi pa sira. Pero itong kulay puti, medyo, ano, may sira na. Parang dili yung kanyang ikot dahil gawa ng kuan. Damage na yung doon banda sa may clip. Di may clip putol na. So, naghanap ako sa surplus na nakabili naman ako pero medyo mahal pala pagka surplus. Pero nakita ko sa Shopee, nasa, magkano ba to? 600, di ba? Plus shipping, 700 din. So, okay na. Siguro surplus. Okay na rin, eh, no? Kahit pa paano, di ba? At saan mabilisan. So, yun po mga kabarangay, ay ikinakabit ko na yung kuan, yung kanyang connection patungo doon sa kanyang motor, nakakabit sa propeller. Okay. So, dali mo na. Medyo nalito ako dito pa paano. Ah, okay. Sandali mo na ha. Tinitingnan ko lang yung kanyang pattern dito. Ground. Dapat sa baba. Okay. So, yung nakikita yung dual capacitor na yan. Pinalitan ko yan. Oo, bago yan. Bago. Ay, surplus pala. Hindi bago. Bago na surplus. Kasi sabi nung ano, surplusa ng Eric ko, nagagawa ng Eric ko, ano daw yan, mahal daw yan. Ewan ko, totoo sinasabi niya. Na nasa 900 daw yan. Pero nakita ko sa Shopee, nasa 300 lang. Di ba? Nasa 300 lang yung kuan, yung capacitor dual. Kasi may specific naman kung ilang microfarad yun nandun. Ilang volt tayo? 450 something volts. And then, makikita po natin doon kung ilang microfarad. Same din pa naman doon sa pinalit ko. Di ko na pinakita yung pagkabit ng kuan, capacitor. Dahil wala akong cameraman kanina. Kararating lang nung cameraman kaya medyo di ko na ipakita yung paglagay ng kuan capacitor. Pero alam niyo pa mga kabarangay, sa totoo lang, akala ko na may sira yung kuan, yung anong tawag dito, yung kanyang motor fan na nakakabit sa propeller. Hindi pala. Oo. Ang may sira pala dito, may problem is yung kanyang capacitor. So, naghanap ako ng kapasitor sa so din ako nagpunta sa ano sa mga sa tindahan na nagbebenta ng mga kapasitor kasi baka ako makatipid, baka mahal. Amo ko na pamahal yata ako doon sa surplus. Pero okay lang charge to experience, di ba? Hindi po ako aircon technician, kaya lang sinubukan ko lang na buksan, kalikutin kasi kung masira, okay lang kasi ako naman ang may-ari ng aircon. So ito yung kanyang motor, yung kanyang motor na naka-connect doon sa propeller. 240 volts, mga something like that, no? So ito yung kanyang bagong ano, bagong anong tawag dito? Bagong propeller. Dahil yung kanyang propeller una medyo nga po ay sira na. Okay, so ikakabit ko ngayon itong bago, ay surplus pala. Galing sa surplus. Oo, kasi naghanap ako doon sa mga gumagawa ng aircon. So, nilinis nila. Binili ko ng ano to. Kabili ko siguro ko mga ano din to. Mga 400 ata. 400 bili ko dyan eh. O, mga ganun, 400. Pero okay na. At least, napa, ano, compatible naman. Parehas kalaki. Lahat same galing sa career ano aircon din na inilagay ko diyan. So, ito po mga kabarangay, ilalagyan po natin ng ano ng clip para hindi po tumalsik, di ba? Ba para hindi humiwalay doon sa kanyang connecting rod. Pag naghiwalay yan, rumble yan sa loob, ano po. Okay, so ayan po mga kabarangay ay naikabit ko na po. Medyo in-inspect ko lang yung aking ano, yung controller switch ang tawag dito. Ano po mga kabarangay. So, baka nalito kayo na pabalik-balik yung video. Dahil kinalas ko kanina at binalik ulit dahil hindi masyadong nagkakatugma. So, siguro dito, guys, is final na yung pagkoconnect natin dito. Di ba? Diyan, ipapasok natin yan. Baka nagulo kayo na, ay, bumalik na naman. Di sinasadya kasi para at least
makita nyo ulit yung makulit at malikot na kamay natin. Okay. So, yun nga po ay pinakita ko ulit sa inyo na ito na yung kuan, ito yung kanyang anong tawag dito, motor fan dito sa kanyang nakakonik sa dalawang profiler. Di ba? Isa yung taga-buga nung lamig, tapos isa naman yung taga-ihip ng init pag pinapaantar po natin yung aircon. Pero usually mga kabarangay, di po natin alam yung mga pangapangalan, yung mga parts of aircon, no? Kasi hindi naman ho tayong aircon technicians. Eh lang syempre, paano tayo matututo kung hindi po natin susubukan sa sarili nating gamit? Diba? Kung masira man, okay lang dahil tayo ang may-ari. Mahirap na kung masira natin, hindi atin. Magbabayad tayo dyan. Ano, mga kabarangay, wawa tayo dyan. Okay, anyway. Kanina, ikinabit ko yung clip. Tapos ikakabit ko na naman ulit yung clip. Ganun ho tayo kakulit mag-video, pabalik-balik. Para mas enjoy, di ba? Pag mahaba, masarap, enjoy. Yung video. Alright, anyway. Oy, siya nga pala. Batiin po natin ng magandang araw lahat po ng mga viewers natin sa ating YouTube channel. Tsaka huwag niyo po kakalimutan na i-subscribe yung aking mga videos everyday. At saka normal lang ho tayo na nababash dahil part na yan na may mga ano, mga critics, di ba? So alam niyo po mga kabarangay, nilagyan ko po ng ano, nilagyan ko po ng anong tawag dito, guma ng gulong ay yung interior. Nilagyan ko ng ano, spacer kasi gawa ng maingay yung kanyang ano, yung kanyang yung fan pag pinapaikot. Nasayad siya. Eh. Kasi yung kanyang ano, yung guma diyan sa may motor ng fan medyo dinabalance na pinapaikot, sumasayad. So, ayun. O-open natin. Okay. So, wala na ho tayo naririnig na ano, ingay. Hindi na sumasayad yung kanyang fan. Yung kanyang propeller. Aha. Pero at least hindi katulad kanina na parang ano, nagigiling ng palay, ang ingay. Okay. So lumabas na yung kanyang kuan. Yung kanyang lamig. Okay? So ito na po yung ano, yung kanyang final na ano, installations. Hindi na po tayo babalik sa number 1 tsaka number 2. Okay, dahil kanina balik-balik tayo doon sa video eh. Actually, binabalik-balik ko 'yon para mas masaya. Hindi, nakakalito talaga kapag ano, mahaba yung one, yung video. Minsan nakakainis pag boring na yung walang kakwinta-kwinta, di ba? Pero anyway, kung wala ka naman masyadong ginagawa, still na manood ka dito sa aking video. Pero kahit pa paano, di ba? Hindi ka aircon technicians tapos natututo ka dahil sarili mong gamit pinag-aaralan mo, di ba? 'Yun ang kagandahan diyan. At least masira man okay lang 'yun. At least gamit mo. Mahirap na kapag gagamit ng iba, doon ka nag-practice. 'Yun ang pinakamahirap. So, itatry po natin. Number 2, open ho natin. I-on na ho natin yan. So, gumagana na po yung aking, ano, yung kanyang, naririnig nyo, maingay. Napakaingay. Diba? Sumasayad kasi yung kanyang fan eh. Oo, sumasayad. So, patayin muna natin. Okay. Tapos ngayon, ay lalagyan po natin ng spacer
goma, magkakat po tayo ng kuan. Magkakat po tayo ng goma galing sa interior ng motorcycle. Ipapatong natin itong para ano siya, medyo umangat ng konti para hindi sumayad yung kanyang profiler, kasi maingay, sumasayad eh. So sana hindi na ano, hindi na sumayad, sana diretso na para matakpan na natin yung kan, yung unit. Oo. Magkano ba ngayon ang kuan, ang presyo ng 1 horsepower na carrier? Nasa siguro ko nasa 23,000 mga ganyan, di ba? Mga ganun. Oo, nasa 23,000. O, try natin paikot. Okay, nauna natin, oh. So, wala na. Hindi na sumasayad. Di ba? Oo, ganun lang yun. Kahit kayo, sa totoo lang, kahit kayo, pwede nyo nang gawin sa bahay nyo yan. May mga tools lang kayo, eh. Di ba? Okay na siya. Oo. Tapos kapag piyesa naman ang problema nyo, o, di ba, sa piyesa, tingnan nyo lang yung mga, ano, yung mga parts ng aircon. Tapos dahil i-test nyo doon sa mga aircon technician, sabihin nyo na meron ka ba ganito, ganyan, tapos ipatesting nyo kung gumana, okay. Kasi may mga aircon technicians din na mga swapang, di ba, para magkapera lang sila. Di ba? Kahit hindi naman yung gano'n yung sira, kunwari isira. Totoo yan, meron ako mga kilalang gano'n eh. Yan po mga kabarangay, so medyo tapos na po yung ating, ano tawag dito? Yung ating pinag-aralan na huminto kagabi, mga bandang 9 o'clock ng gabi, huminto yung kanyang paglamig. Kaya naglabasan ang tao sa kwarto. Sobrang uminit. Alright. So guys, ulitin ko po, please subscribe my YouTube channel, Jack Spider Mix TV. Maraming salamat. At saka, i-follow nyo na rin ako para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko sa aking channel. Maraming salamat po. At saka, shoutout na rin sa ating mga bashers. Ano? Normal lang na may bashers tayo kasi tayo naman ho ay gumagawa ng content, kumbaga sinishare lang natin yung ating konting kaalaman na nag-uumpisa sa grade 1, grade 2, grade 3. Yung mga bashers natin, mga professionals na sila pero hindi sila nakakaintindi sa mga daycare, diba? Daycare technicians, mga ganun yun. Pero at least alam natin sila kung ano sila, mga critics, di ba? Yun ang tawag doon sa mga, ano eh, yung mga unethical, di ba? Mga ganun eh. Ayun ako. Kulang lang sila siguro sa mga code of ethics, mga kaibigan. But anyway, alam mo, na-challenge tayo kapag mayroong, ano eh, mayroong bashers, di ba? Mas lalo tayong tumitibay, tumatapang, at gumagaling. Mas lalo ang ginagalingan. So maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga followers and of course sa ating pong mga tawag dito, mga subscribers dito sa ating YouTube channel. So susunod po ulit, kita-kits tayo. Maraming salamat. Okay.